Magandang umaga mga kabayan. Nandito naman si Mantong Nyo para maglingkod sa inyo. Bago ang lahat, sana nandiyan kayo sa mabuting kalagayan. At kamusta naman lagay natin dyan? Mayroon ba tayong may saing sa umaga, tanghali at panghapunan? Sana mayroon. Lagi kong ipinagdasal na hindi tayo magutom araw-araw. Yan ang pinakamalaga kabayan. Malakas tayo. Hindi tayo magkasakit. Kung sakali magkasakit tayo, dito tayo sa herbal medicine. Kasi yung mga gamot diyan sa diyan sa mga pharmacia, galing din ito sa herbal. Okay ka pa yan? At huwag kalimutan, maglilinis kapaligiran, magtanim-tanim kahit anong klaseng gulay, lalo na yung kalamunggay, yung talbos ng kamuti, yung okra, yan. Yung tatlo na yan, yung pinakadibis ng gulay. At kung marami pa, dis maganda. Yan ka ba yan? At ugalayin natin, tumulong sa kapwa. Kasi yung utos ng Panginoon. Tumulong tayo dahil mahal natin sila. Ay kung hindi natin sila mahal, hindi tayo tumulong. Ay mahal natin sila, hindi natin tulungan, hindi pa rin natin mahal. Kasi alam Panginoon yan. Kaya tulungan natin sila dahil mahal natin sila. Okay ka ba yan? At ito, pag-usapan natin. Yung pag-usapan natin, kabayan, tungkol sa nangimamatay. Sa Cebuano, yung kuyap. Yun. Part 2 ito, kabayan. Kasi yung part 1, binanggit ko na yan noon. Yung una pang mga video natin. Kaya part 2 ito. Dalawa lang itong halaman, kabayan. Yung una, noon, yung nabanggit natin noon na video, dahon ang mayabas. Yo. Ito ngayon, yung pangalawa, dahon ng atis. Yan, kilala niyo ito kabayan, yung dahon ng atis. Yon, yung malapit na maghimamatay, yung sa Cebuano, kuyap. Yon. Ito gamitin natin, dahon ng atis. Tapos kusot natin kabayan yung ganyan-ganyan natin yung dahon. Pag medyo malambot na at lumabas na yung katas, ipapoy natin sa pasyente yung malapit na himamatay. Yon, sa Cebuano, kuyap. Yan kabayan, tandaan nyo, huwag nyo kalimutan. At malagang bagay ito. Hindi na tayo gumamit kahit ano. Nandito tayo sa probinsya, malayo tayo sa ospital. Mayroon pala mga tanim dyan na pwede gamitin, gamitin natin ito. Dahon ng atis, kusutin, pag lumabas na yung katas, ipa, amoy doon. Dito ilagay sa ilong, ipaamoy sa pasyente. Yun, kabayan. At tandaan nyo, part 2 ito, kasi nabanggit natin yung part 1 noon, yung mayabas. Ganon din ang paraan. Yun kabayan, maraming salamat sa panood at sana hindi kayo magsawa at sana mag-subscribe kayo at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin yung mga video. Okay kabayan, ingat kayo dyan at lagyan tayo magdasal na matapos na itong mga pagsubok sa bansa natin. Yun kabayan, tulong-tulong tayo magdasal kasi alam ko matapos ito kasi hindi buta at saka hindi bingi yung Panginoon at talagang ibigay sa atin yung inhiling natin. Okay kabayan, ingat kayo dyan at maraming salamat sa panonood. Bye bye.